For the first time, U.S. calls on China to remove missiles from Spratly Islands. For the first time, the United States has asked China to move missiles deployed to three outposts built on the Spratly Islands in the South China Sea. The United States calls on China to withdraw its missile system from features still being discussed in the Spratly Islands, and reaffirms that all countries must avoid something that is not good. The U.S. State Department released in a statement on Saturday, Philippine time, after diplomatic and security dialogue high-level U.S.-China in Washington. Both the U.S. and China are committed to supporting peace and stability in the South China Sea, peaceful resolutions of disputes, and freedom of navigation and aviation and other sea uses that are legitimate in accordance with international law during dialogue, he added. The U.S. has not taken sides in territorial talks in the South China Sea but has expressed interest in the peaceful settlement of the talks. This is believed to be the first time the United States has directly handled the distribution of missiles. And also for the first time it implies that they believe that military equipment is still on artificial islands. This is the first time the U.S. has indicated that YJ-12 and HQ-9 deployed by China to Spratly and may still exist, not just a temporary placement for training, Gregory Poling, director of the Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI, said in Twitter. The YJ-12B anti-ship cruise missile will allow China to attack ships within 295 nautical miles. While long-range HQ-9B distance-to-air missiles can target aircraft, drones and cruise missiles within 160 nautical miles, AMTI and others cannot confirm that because China might store it in a shelter, he said. In May, U.S. television network CNBC reported that China is deploying anti-ship and surface-to-air missiles at Kajaitingan, Firecross, Zamora, Subi, and Panganiban, Mischief Reefs. Three of the seven reefs claimed by the Philippines that China has turned into military outposts. These three coral reefs, known as the Big Three, are among the features discussed by the Philippines, China, Brunei, Malaysia, Vietnam and Taiwan. The deployment also means that China has deployed military equipment in the Philippine Exclusive Economic Zone, Alexander Neal, senior associate of Shangri-La Dialogue for Asia-Pacific Security at the International Institute for Strategic Studies, told The Inquirer in May. In practice, China now has the ability to deny Philippine access in the air or at sea to the islands and coral reefs that are still being discussed, he said. At the end of May, the U.S. withdrew an invitation to China to participate in the Pacific Exercise Corps, dubbed the world's largest international maritime exercise. Due to the continued militarization that continues in the South China Sea, sa unang pagkakataon, tinatawagan ng US ang China na alisin ng mga misail mula sa Spratly Islands. Sa unang pagkakataon, hiniling ng Estados Unidos ang China na ilipat ang mga misail na na-deploy sa tatlong outpost na itinayo sa Spratly Islands sa South China Sea. Ang Estados Unidos ay nananawagan sa China na bawiin ang sistema ng misil nito mula sa mga tampok na tinalakay pa sa Spratly Islands. At muling pinatotonayan na dapat iwasan ng lahat ng bansa ang isang bagay na hindi maganda. Inilabas ng US State Department sa isang pahayag sa Sabado, oras ng Pilipinas, diplomatiko at seguridad dialogue mataas na antas ng US-China sa Washington. Ang parehong US at China ay nakatuon sa pagsuporta sa kapayapaan at katatagan sa South China Sea, tahimik na resolusyon ng mga pagtatalo at kalayaan sa navigation at aviation at iba pang paggamit ng dagat na lihay timo alinsunod sa international na batas sa panahon ng pag-uusap, dagdag pa niya.
ang US ay hindi nakikibahagi sa mga panayam sa teritoryo sa South China Sea, ngunit nagpahayag ng interes sa mapayapang pag-aayos ng mga usapan. Ito ay pinaniniwalaan na ang unang pagkakataon na direktang hinahawakan ng Estados Unidos ang pamamahagi ng mga missiles. At sa unang pagkakataon ay nagpapahiwatig ito na naniniwala sila na ang mga kagamitan sa militar ay nasa artificial na isla pa rin. Ito ang unang pagkakataon na ipinahiwatig ng Estados Unidos na ang YJ-12 at HQ-9 na ipinatupad ng China sa Spratly sa Mayo ay umiiral pa rin. Hindi lamang isang pansamantalang paglalagay para sa pagsasanay, si Gregory Polang, direktor ng Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI, sinabi sa Twitter. Ang YJ-12B anti-ship cruise missile ay magbibigay daan sa pag-atake ng China sa mga barko sa loob ng 275 nautical mile. Habang ang long-range HQ-9B missiles ay maaaring mag-target ng mga sasakyang panghimpapawid, drone at cruise missiles sa loob ng 160 nautical mile. Ang AMTI at iba pa ay hindi makumpirma na dahil maaaring iimbak ito ng China sa isang silungan, sabi niya, noong Mayo. Iniulat ng network ng telebisyon ng USCNBC na ang China ay naglalabas ng anti-ship at surface-to-air missiles sa Kagitingan, Firecross, Zamora, Subi, at Panganiban, Mischief Reefs. 3 sa 7 reef na inaangkin ng Pilipinas na ang China ay may naging militar, outposts. Ang 3 coral reef na kilala bilang Big 3 ay kabilang sa mga tampok na tinalakay ng Pilipinas. China, Brunei, Malaysia, Vietnam at Taiwan. Ang deployment ay nangangahulugan din na ang China ay nagtalaga ng mga kagamitan sa militar sa eksklusibong economic zone ng Pilipinas, si Alexander Neal, Senior Associate ng Shangri-La Dialogue para sa Asia-Pacific Security sa International Institute for Strategic Studies, sinabi sa Inquirer noong Mayo, sa praktika. Ang China ngayon ay may kakayahang tanggihan ng pag-access sa Pilipinas sa himpapawid o sa dagat sa mga isla at coral reef na tinalakay pa, sabi niya, sa pagtatapos ng Mayo. Inalis ng US ang isang paanyaya sa China na lumahok sa Pacific Exercise Court na tinatawag na pinakamalaking international na pag-eehersisyo sa daigdig. Dahil sa patuloy na militarisasyon na patuloy sa South China Sea. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.